Makakakita tayo ngayon ng Estes ng Evil Esports. Katulad ng sinabi nila, eh talagang goods na goods sa kanila ang isang Estes. Ako po. Sun Sparks. Thams, pwede rin naman. Kung sakali, Thams. Kung baga sustainability-wise, ilalaban na lang natin to. Meron laban din mga crowd control. Yes. To help us out. Pero ito na nga ang ating bakbakan. The game number 2 will now start. If makaisa ulit ang Evil Esports, sure 3 points sa makukuha nila while wala namang maaabutan na puntos ang Sun Sparks. But, you know, ito na kasi yung huling laban nila, di ba? Yes. Ito na yung huling laban ng Sun Sparks. So, kailangan nila magkaroon ng puntos dito. Oh. If ever man tumabla sila, eh, magkakaroon tayo ng tiebreaker match. Meron at meron na tayong tiebreaker match para malaman kung sino ba talaga yung papasok. Yes, tama ka naman doon. Naku, magandang bakbakan to mga chong. Pag ito, ikaw, kung tatanungin kita, saan ka? Ako, kasi kung sa lineup, meron silang sustain talaga para sa Evil Esports, having an Estes on their lineup. Estes din ako. Evil Esports din ako dyan. Dahil nga, meron silang Estes na kayang makapag-sustain. Yes. Lalo pat nagko-complement yun sa kanilang team play or sa kanilang strategy. Oo, kasi more on clash talaga sila. Yeah, no. More on clash talaga. Hindi sila pugak type or wala silang di umu-objectives masyado. Ang ginagawa nila, every time na may kill, tsaka sila kukuha ng objectives. Oo nga. And isa ko pa napansin, lumalaban yung apat, yung isa nagpo-farm lang, para makakuha ng core items, hindi siya bumabasag ng lane. Gusto nila, sama-sama sila. Oo. Na makabasag. Makita natin dito yung pressure ng Sun Sparks. Kailangan nilang manalo sa pagkakataong ito para magkaroon ng game number 3. Oo. Para makakuha ng 2 points. Na-open nila yung Estes eh. Pero, depende naman kasi yan. Gaya nga ng sabi natin kanina, execution is the key to winning. Pero ngayon, eto kung na. Kung sa Heroes, Heroes lang. Oo, Heroes lang. Talaga. Mahirap talaga. Ang kalaban ng isang Estes. Lalo na clash oriented ang mga Heroes dito. Ng Evil Esports. Lalo pat sobrang aggressive. Evil Esports. Eto pero na. Eto na. Pakilala mo natin, no? Oo, maganda to. Game number 2. Ito na nga para sa slide ng Evil Esports. Luka sa kanyang Kufra. Once again, Ash on that show. Bakar sa kanyang Lunok. Si Tachi on that Estes and Katze para nga sa kanyang Bruno. Para naman sa Sun Sparks, Renzio, para sa Thams, Fusakin, para sa Grok, JP, para sa Granger, Rafflesia, para sa Kaja, and Kel PJ, para sa isang Esmeralda. Kailangan agad ng Esmeralda dito na magkaroon ng blue buff para at least makapag-spam siya ng mga skills. Ayan na nga. Very well said. And right now, Sun Sparks, in-invade lang yung side camp. Dito actually, gantong-ganto yung ginawa nila kanina. Sobrang gantong-ganto yung ginawa nila kanina na nag-invade agad after mag-invade clear wave o kaya antay dito ng gold taas kuha na naman ng panibagong minion. Ayan na nga. Pero kasi ganto na yung ginagawa nila. They're just invading the side camp. No? Yun yung kinakapitalize nila and kita naman natin nagpe-pay off yung Sun Sparks. Meron ng level 4 ngayon si Kill PJ. Ito na. Esmeralda level 4 na. So pwede na. Pwede mo talaga. Pwede pumasag. Pwede nga pumil. Nako po, yung middle lane naman ata ang gusto dito ng Evil Esports. Pero magiging successful nga ba ang pagkabasag nga pala, guys? Screenshot nyo na ang code na lumabas dyan para makakuha kayo ng mga gifts. Pero teka lang, ito na ngayon, regalo ni Luca para kay Sam. Na-reset. Sinorpresa siya and that... Uy! Pinasok masyadong malalim si Makil! Masyado kong malalim. Muntik pang mamatay. Naku po, ito na nga sila lalaban na dito kay Sun Sparks. Makil, mapapatay pa siya. Hindi pa naman. Dahil mukhang patay pa yan. Makakatakas pa nga. Grabe naman talaga. Ang daming pulahan dito sa laban. Grabe daming ang pulahan. Pero dahil nga may isang Estes na tropa sila dito, eh bumabalik at bumabalik lang yung buhay nila. Sustainability-wise, hindi kinakaya ng Sun Sparks. Masyado malalim. Inumali ka nga dito. Napakasakit naman. Oops. Pero na-knock up. Si paring Lucas dito. Na-cancel ang ultimate. Ang isang Esmeralda. Nakakuha pa rin ng turtle dito. Light orb. Binitaw na nga ng Lunox. Masyadong malayo dito. Sa pagkakatong ito, nasarahan pa. Pero yun, blessing from the moonlight. Binigay dito kay Lunox. Lalaban naman pero, daw. Pero lang po sa kayo. Makapatay na nga dito ngayon. There goes Lunox. Taking down the Grok. Hindi pa naman sila tapos. Gusto nga nila punish itong si Mocker. Mapapatay pa siya. Yappy, that's double kill. For the Granger. Kill VJ. Nahabol. Nakontrol siya ni Ash. Pero teka lang, papalagpang nga siya dito ngayon. But that's low from Estes saving his teammates. 2-1 is the score while Renzio is doing it. He's doing the dirty work. Ako, panoorin natin ng replay na to. Mga kaibigan. Kuha lang ni Baren Bruno. Malasyadong malaki yung damage niya. Actually, mamamatay na dito yung Lunox. Kaso, dahil nga sa binibigyan na sustain dito ng isang
Estes, nabuhay at nakapatay pa nga. Yeah. Masyadong malalim lang at nahila dito ng isang kaja. Pero goods pa din naman. Yes. Pero kasi, untik na din si Kill VJ na alam na talaga natin, isa sa mga core heroes nila. Yeah, katulad ng sinabi namin sa inyo, more on clash-oriented kasi ang Evil Esports. So kung magka-clash at magka-clash sila, pwede silang manalo, lalo na at magkakasama sila. Pero natangman pa nga si Maring Katsi dito, blessing for the moonlight na ginawa na nga rin dito. Pero Itachi, nasa gilid lang, buhay pa rin si Maring Katsi. Ito na nga daw, ang backup nila Luka and Mocker, pero disengage na lang para wala nang magwasan. Diba? Dahil nga din dito yung Evil Esports, ayaw na nilang madagdagan pa yung casualty nila, given na ganito yung kanilang strategy. Dahil magkakasama sila eh. Kumbaga yung XP, nababawasan na nag-share sila doon. Tama. And ayaw mo na matatalo kayo sa mga classes. Pero nagkakalangan na kami nagagalit na nga dito ngayon. Oh. Sa kanyang sunilang kunay na ako. Nasipa pa. Ayun na! Pa. Wala nang magawa. Yan, hindi talaga. Pero buhay pa rin si Maring Busakay. Pero namatay na nga dito kay LBJ. Hinahabol pa si Maring Luka. Gugustuhin pang umisa. Pero may backup dito na Maring Estes. Pero parang masama yun para sa Evil Esports. They wanted to take down the Grok na natagalan pa. At nakaisa pa nga yung Sunsparks. Na even out pa yung casual beat. Yes naman. Obtent Sonata. Binigay na nga. Huling bala. Hindi tumama dito kay Lunox. Pero nagsisimula na ang paghuwa nila ng third and dito Sunsparks. Gustong manalo dito sa pagkakataong ito para umabot naman talaga ng game number 3. Pero Luka dito, mga masasaktan. Uy, revitalize na ibigay doon and breath from the moonlight. Yan na, nakakuha ng turtle dito si Paring LBJ. Sabi ko sa inyo, clash oriented dito ang Evil Esports, di ba? Laban sa tatlo. Ano kaya mangyayari laban sa tatlo? Patay pa nga itong si Granger. Naku po, wala na nga sila damage dealer. Uy, baka. Pero pagkakaling sila sa likod, LBJ from behind, trying to fight, taking down that show. Naku po, patay pa nga itong si Kaja. That's 2-for-1 trade. Pero teka lang, hindi pa yata makakatakas dito ngayon si Luka. Luka! Patay na siya kay Esmeralda, that's a 2-for-2. Hindi pa tapos! Dito. Oh, hindi pa kami tapos. Gusto kong kunin si Itachi. Pero, makakaback yung tatlo from the side of Evil Esports. Good clash, good fight from both teams. Naku, grabe talaga ang pinakita. Masyadong matagal yun. Ayan. Yung laban na yung katulad ng sinabi namin. Dahil nga, meron silang Estes. Tatagal at tatagal sila sa laban. Ayan. Pero kasi yung Sunsparks dito, kumbaga, nabawasan na sila ng isang damage dealer, which is itong si Granger. No. Na andyan naman si Esmeralda. Tama. To dish out enough damage para makakuha din ng mga kills. And Esmeralda, having a Calamity Reaper. Oy, naku. His hand, good naman with 3.8k. No. So, goods na goods dito. At least, mapapabor na ngayon sa Sunsparks yung laro natin. Oo, diba? Pero yun ang tignan na lang natin kung ano mangyayari dito. Thams, kinukuha niya yung gold buff ngayon sa may bottom lane. Pero 6 minutes into this game, yung kalamangan na ho-hold out pa ng Sunsparks kahit papano. Tama. Wait lang. Masakit na yan. Okay. Wala. Alalaban lang dito ngayon. Bottom lane. Yung Evil Esports sa may bottom lane, gusto na nga nilang kunin dito. Ay, Mocker. Nag-iisa. Mapapatay ba? Renzio will be taken down right away. Pero Grok, mahihiwalay. Makikita niyo si Itachi together with Kufra. At ito naman ngayon, itong si Bruno. Top lane, no? Top lane, that's a tower down for the side of Evil Esports. Sunsparks, kumbaga, ginagamit lang nila na diversion si Thams. Oo. Diba? Kita mo kumuha sila natin yung Turtle resurrecting soon. Grabe dito. So at least kahit pa paano, bumapabor na talaga. 5k na nga ang gold na dito ng Sunsparks. Evil Ash ay nakakuha dito sa bottom lane. Pero ito na naman ang pagkuha nila sa turtle. Walang contest. Walang contest na naman. Nangyari. Nahihila! Ginawag yoyo! Mga kaibigan na untog pa nga dito. Pero Luka, dahil may revitalize, ilalaban pa siya. Pero hindi pa yun sapat. Mga kaibigan, Light Orb nabigay na! Uy, teka, lalaban pa sila dito. Napakita naman talaga ng pagkakapap ng ult dito ngayon. Ito si Bruno, pero patay! Si Lunox ngayon! He's unstoppable! Esmeralda doing the plays! Grabe si Esmeralda, Kel VJ. Nakuha siya ang tumutulong para makapagpanalo dito ang Sunsparks sa game number 2. Matindi nga ang pinapakita nila. Kita nyo naman si Granger naman yung humihiwalay. Siya naman yung pinapataba. Nag-switch na sila. Yes. Itong si Thams. Dahil siya naman nasasama sa bangkaman. Nakita mo naman talaga namang pataas dito. Yo, ang Sunsparks na kakuha ng objectives. Oo. Pero ngayon nakikita natin na pinapatikip lang ng Sunsparks yung Evil Esports ng sarili nilang gamot. Yes. Ganyan lumaban yung Evil Esports nung game 1. Kita ko sila yung napapunish ngayon. Grabe naman talaga.
dahil nga may sustain dito. Ay, katulad na sinabi ko, tatagal na tatagal talaga sila. Oh. Pero after nung ultimate ng isang Estes, pwede na silang lumaban. Meron naman silang Esmeralda. Eh. Oh. So goods na goods na 'yon. Ito na. Gucci talaga. Pero tingnan natin dito. Oh. Bakit may matatali pero siya yata 'yung nakuha na ko po. Yari mga ata dito, imbis na makakuha eh siya 'yung nakuha dito. Yes. Sa pagkakataong ito, bottom lane and mid lane na 40 seconds na lang bago mabuhay ang First Lord. Ayun na. Nako po. Nako. Ito ayan na ha. Si Ash. Si Ash nanggugulo lang. Si Tams hindi nila pwedeng hayaan. Tumutulak lang siya sa baba. And right now, Granger. Nag-perform lang freely. Nako, Katz eh. Nakakuha na. Na-preservance Fury oh. And Navy. Bloodless Axe, 1.3k. Oh yeah. Nako po. Bloodless Axe. 4JP. Masakit-sakit ang nangyayaring to ngayon para sa Sunspark. Dating time naman para kay Raflesia. Nako. Ito na naman. Tapakan na naman. Ito nga, apat oh. Ang gusto. Baka mabuhay. Baka mabuhay. Baka baka. Takbo. Baka baka takbo. Ito na ang Lord natin. Ako. Kinukuha na ba? Mukhang makakamoy tayo ng contest from Evil Esports. Okay, ako po, inaharap na nga nila dito. Itong si Luca is being controlled. Pero sinusunod. Kailangan makakuha ito ng Sunsparks para... Yeah. Uy, patay yata. Nariset, nariset. Nakapu patay si Kufra. Nariset si Lord. Pero that's a kill para sa Kufra. Wala silang tank. Support, support lang, support lang. So pwede pumalag dito. Ako po. Nanatay. Ayun, ayun na! Nakalightword, nakalightword. Nakalightword sa taas. Pala ba, sorry, pero ngayon puso kayo, napaganda pagkakasara, pero teka lang, ash, makakatakas pa. Shun po lang, pagbaytay. Kuwala na ulit objectives dito, sila parang Navy and Rafflesia. LBJ talaga namang laking pulong dito, Renzio. Ito na nga, bumakapat na kakuha na ng First Lord. So, think na napatay nila yung Kufra. Eh, goods na yun eh. Kasi siya yung, siya lang yung magbibigay ng edge for the Evil Esports para sa mga teamfights. Tama. Diba? Kung walang Kufra, walang Magsisem, eh paano tatagal yung bumubuhay sa inyo? Oo, oh, Kufra, sobrang ganda dito na ginagawa. Oops, oy, sarado. And syempre, Estes din naman. Ayun na nga, pero tingnan natin ha. Ayun na, naku po, tabi-tabi sila. Pero tingnan natin. Walang backup si Parin Pusakin dito, masyadong malalim. Natin. Lima. Laban sa lima. Uy. Ito na nga si Paring LPJ. Mukhang may naisali dito. Luka na iwan pa nga. Sinarhan ng mga tropa niya. Taas na hila. Patay na naman. Yari ginawang yoyo. And Lord, mapupunta dito sa ating weakest lane, which is sa top lane. Yun na nga. Grabe, ang kulat din na yung pusa kayo dito ah. Oo, tumatabi lang sa Zapader, no? Parang napanood ko na itong ganito kakulat niya eh. Ayan na nga. Naku po, napakatindi. That's a tower down sa may mid lane. Gumugusto pa nga si Thams sa may baba, pero susama na siya sa may mid to push down that tier 3 middle tower, Renzio. Alam niya naman kasi mababasa niya yung bottom lane, so clear-clear na lang. Clear-clear na lang talaga. Pero pag binasa niya itong bottom lane, magde-defend sila sa top lane, so chill lang bababa. Uy, Itachi, namamaga. Ayan na nga, mukhang kakatok na sa loob, base mode po sa kayo, nasa loob lang. Ayan na nga, kinakatok na nga dito ngayon ng Sunsparks, yung base nila. Inuubos na nga dito, mga kaibigan. Ito na, inaasok pa, Jessic from the Moonlight. Anong gagawin mo dyan? Pataya na. Raflesia, sinipa sa loob. Oh no, naku po, masama ito. Raflesia, still alive and kicking, meron siyang immortality. Pero true, napatay na nga dito ngayon itong si Granger. He's a killing spree. There goes Luna. Well, and this is going to be the game. Sunsparks coming back dito sa series. Naka-isa. Winning the game number 2. Yun talaga ang ginagawa ng Sunsparks. Lahat ng laro ng Sunsparks. Game number 3. Game number 3 for Sunsparks. Kumbaga, nagpapainit pa sila. Papainit. Nagpapainit pa. Grabe dito ang Sunsparks. Ah. Pero congrats. Congrats. Malupit. Congratulations. Malupit. And to think na yung Sunsparks, nakapanalo sila against the Estes of Evil Esports. Oo, eh, Estes, kilala yan sa Evil Esports talaga na ginagamit. Comfort pick daw nila yun eh. Yes. Pero sabi dito ng Sunsparks, lalaban kami and let's now take a look at the post-match statistics. Kel VJ dito with a 7-0-6. Grabe, grabe. Siyempre, Raflesia pa din.